ng mahabang panahon. Nakita ko ulit ang aking mga kambing. Ano yung mga pit? Ito, pinakasmahan na niya. Mga, sobra mga 3 weeks old, sir. 3 weeks old. Ito po yung isang baby. Ito po yung Lamancha. Ito po yung kambing na walang tainga. Kita nyo. And, ito yung breed ng kambing na masakas. So, ito mga 3 weeks old. At na-dehorn na siya. Nasunog na yung kanyang sungay. And marami ito, mga kilay ni Mark Bilo. 20 plus. Mga 20 plus, sir. 20 plus. 20 plus po yung mga bago. So, well, na-miss ko yung mga kambing ko. And at least now, I have time to spend with my animals in the farm. Ang Lamancha actually is a goat breed na malakas gumatas. This was developed in Oregon by a lady named Yola Frey. And si Yola Frey bred this using a Spanish breed na walang tainga. Na-maintain niya ito. Ito pa. Ito yung mga bagong panganak, no? Mark? Yes, sir. Ito. Ilang semana? Mga 2 weeks, sir. 2 weeks old. And ito, si dalawa rin. Dalawang anak. Ito isa. Kaganda ng katawan. Ito yung mga hindi na dehorn, hindi na abutan na ma-dehorn. So may mga sungay sila. And, pero okay, okay pa rin. Karamihan ito lalaki. So pwede itong gamitin na pang breeding. Karamihan ito lalaki, no? Lalaki, sir. Lalaki. And then ito. Ito pa. Ito yung may mga nanay pa. Ito yung hiniwalay na sa nanay. And ito pa yung ibang mga babae. Ito yung ang lunog yung breed ko. Medyo payat pa yung pa sila nakaka-recover. Ngayon parang binigyan ni Rocky ng magandang magandang pagkain. Ito yung bako. Bakit tumubuyo ulo niya? Nag-awayan sila ng isa, sir. Okay. Ito yung bako. Ano, puti. Galing ito kay Dr. Boying Yorin sa before yung nirap ko ito. Ito pa nasasawi sa kanya. Pero meron ito mga anak. Maraming mga anak. Yung iba lang, hindi ko na dehorn. So, this is my goat farm. Medyo masikip na sila. I'll have to expand. And now that wala na ako sa gobyerno, I will have time for my goats. So, ganda. Ganda ito. Maganda itong ano, mga baby. And makita mo yung ano, yung suso ng mga nanay. Nag-formulate si Rocky Friends ng feeds para tumaas yung kanilang milk production and allow them to breed. So medyo marami na tayo na breed ngayon. Back to the farm.